Ang balagtasan ay isa sa major components ng 10th Diwang Sagisag Kultura ng Pilipinas competition ng PISEP upang ito ay magtaglay ng mas mataas na level na danas sa mga kalahok at tagatangkilik at magkaroon ng ibayong kalidad sa pagsasakatuparan ng programa ang PISEP kasama ang linangan na sa imahen, retorika at anyo incorporated o lira ay nagsanib puwersa para sa pambansang palihan sa balagtasan na ito. Layunin ng palihang ito na makapag-ambag ang bawat partisipante sa pagpapalakas at pagpapayaman ng ating panitikan sa pamamagitan ng pagbibigay ng angkop na kaalaman at kasanayan sa pagtatanghal ng balagtasan gamit ang mga bago at malikhaing piyesa na lilikhain ng mga kalahok sa palihang ito. Sa bahaging ito ay formal na po nating sisimulan ang pambansang palihan sa balagtasan. Ang ating unang panauhing tagapagsalita ay profesor sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, Kolehiyo ng Arte at Literatura, Universidad ng Pilipinas, Diliman. Natamo niya ang kaniyang degreeng doctoral sa Panitikan ng Pilipinas mula sa parehong institusyon. Siya ay aktibong manunulat, editor at tagasalin sa iba't ibang proyektong pampublikasyon ng mga institusyong kultural tulad ng Commission sa Wikang Filipino, National Commission for Culture and the Arts at Cultural Center of the Philippines. Siya ay associate editor sa theater volume ng ikalawang edisyon ng CCP Encyclopedia of Philippine Art. Ang 12 volume na sanggunian hinggil sa iba't ibang sining at pamayanang pangkultura sa Pilipinas, bigyan po natin ng virtual na palakpakan ang lumikha ng librong Balagtasan, Kasaysayan at Antolohiya, ang ating ipinagmamalaki, Dr. Galileo S. Zafra. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Sir Melandro. Sa ating pambansang alagad na sining, Sir Virgilio Almario, sa direktor ng PISEP, kay Direktor Sani Cristobal, at sa puno ng NCLA, si Dr. Juliet Malyari, at siyempre sa mga kalahok sa pambansang palihan sa balagtasan, magandang hapon po sa inyong lahat. Mag-share na po ako ng screen na gagamitin sa ating presentasyon. Ang presentasyon ko po sa inyo ngayong hapon ay may kinalaman talaga sa kasaysayan ng balagtasan, pero pinamagatan ko po itong ang balagtasan sa panahon ng pandemya at fake news. Iikot po sa apat na paksa ang aking papel ngayong hapon. Una ay ang katangian ng balagtasan, pangalawa ang proseso ng pagtatanghal ng balagtasan, pangatlo ang patuloy na pagdinang sa balagtasan hanggang sa kasalukuyang panahon, at ikaapat ay ang katuturan, no, o ang kabuluhan ng balagtasan sa ating lipunan. Pero ang pagtalakay ko po ay laging pa-kasaysayan, no? Ibig sabihin, gagamitin natin lagi yung lente ng kasaysayan sa pagtingin at pagsusuri doon sa mga datos, no, na may kinalaman sa balagtasan. Okay, magsisimula na po ako. So yung unang paksa ay may kinalaman doon sa katangian ng balagtasan. At para matalakay ito ay i-frame natin yung balagtasan bilang isang dula, no, o bilang isang anyo ng dula. No? So sa pinaka madaling paglalarawan sa balagtasan, ito ay isang anyo ng sagutan, no, o debate. Pero katulad nga ng sabi nabanggit ni Sir Rio kanina, itong debate na ito, itong sagutan na ito ay nasaan yung patula, no?
At karaniwan din itong itinatanghal sa entablado sa harap ng madla. No? Binanggit ko dito yung karaniwan dahil nung mga sumunod na panahon, pagkaraan itong maimbento, no? Itong baligtasan na ito, ay nagkaroon ng bersyon sa pahayagan sa dyaryo, no? Nalalata ang baligtasan. At nagkaroon din ito ng bersyon sa mga radyo, no? Mamaya babanggitin ko din itong mga datos na ito. At bilang dula, kung titignan natin ang baligtasan bilang dula, maaari nating tukuyin ang limang aspekto, limang elemento, no? Na nandula, no? So nandito yung teksto, yung aktor, yung manonood, yung espasyo at saka yung konteksto. So iisa-isahin po natin itong mga elemento na ito ng dula, no, na nilalapat natin ngayon sa pagtingin sa baligtasan. So tingnan muna natin yung aktor, no. Karaniwan ang baligtasan ay binubuo ng dalawang mambabaligtas, no, na kumakatawan sa dalawang panig ng isang paksa na pinagtatalunan. Yung ikatlong aktor doon sa baligtasan ay yung lakandiwa, no? Siya ang nagsisilbing tagapagpadaloy o tagapamagitan doon sa sagutan o doon sa pagtatalo ng dalawang mambabaligtas, no? Pansinin natin yung salitang lakandiwa, no? Binubuo ito ng dalawang salita, lakan at saka ang diwa. Madali naman unawain yung salitang diwa, pero yung lakan, ipapaalala lang natin na isa itong titulo, no, ng pagiging maginoo. At ang pagiging maginoo naman ay karaniwang inilalarawan bilang magalang, matapat at mabuti ang kalooban. Siguro pansinin natin itong huling katangian, no, yung pagkakaroon ng mabuting kalooban ng isang maginoo. Kasi kanina may binabanggit din si Sir Rio doon sa kanyang pambungad na pananalita, no? Yung kombinasyon ng lohika, ng isip, no? At saka ng bait, no? Sa katwiran. So itong katangian na ito ay uulit-ulitin nating banggitin doon sa iba pang aspekto ng baligtasan. So yung nasa larawan dito ay ang mga mahuhusay at magigiting na mambabaligtas ng ating panahon, no? Si Dr. Michael Corosa na mamaya ay mapapakinggan ninyo, at si Teo Antonio, ang anak ng ikatlong hari ng baligtasan, no? At ang karaniwan naglalakandiwa sa kanilang mga sagutan o baligtasan ay si Dr. Vim Nadera, no? Nasa gitna po. Okay, nakita na natin yung mga aktor sa baligtasan. Yung manonood naman, no? Yung publiko, no? Sa isang teksto ng baligtasan na nasa liksik ko doon sa baligtasan kahapon, ngayon at bukas ni Inigo Ed Regalado, Benigno Ramos at Julian Cruz Balmaseda. Ito ay baligtasan sa pahayagan, no? At napakahaba nitong baligtasan na ito. Nakuha ko yung paglalarawan, no? Doon sa mga manonood. Ang tawag sa kanila ay bayang matinot makapangyarihan, no? Bakit sinasabing makapangyarihan ang manonood? Kasi hindi lamang sila talaga nanonood o sumasaksi sa baligtasan, no? Merong mga pagkakataon na ang pagpili sa mga mananalo ay ipinapaubaya sa mga manonood. Kaya sila ay nagiging tagahatol din, no? At mula pa rin dito sa baligtasang ito, na kahapon, ngayon at bukas, na halaw ko din itong sinasabing batayan ng paghatol. Yung taas ng diwa, linaw ng katwiran, at sarap ng salita, no? Kanina nung nagsalita rin si Dr. Juliet Malyari,
nabanggit din niya yung lakas ng boses, no? Dapat ay maganda rin ang boses ng mga bumibigkas. Siguro nandito na rin yan sa papaloob doon sa sarap ng salita, ano? Kung paano bibigkasin yung mga salita na yon, baka dito na rin pumaloob, no? Gusto ko lang balikan din yung salitang matino, no? Bakit ang bayan ay dapat na matino, no? Pag tinignan natin sa diksyonaryo, ang salitang matino ay galing dun sa root word o sa salitang ugat na tino, no? At ang kahulugan nito ay maayos na pag-iisip, may kabutihan sa asal at makatarungan, no? So muli, yung ini-emphasize natin, no, tungkol sa katuwiran, ito ay kombinasyon ng diwa, ng isip at ng bait, no, na maaaring mahiwatigan natin doon sa kabutihan sa asal, no. Binanggit ko kanina na kung minsan ang manonood ang nagiging tagahatol, no? Yung unang hari ng Balagtasan, ang kauna-unang hari ng Balagtasan ay si Jose Corazon de Jesus, no? At siya ay naluklok bilang hari ng Balagtasan sa sagupaan nila ni Florentino Colyantes noong October 18, 1925, no? Doon sa tagisan nila sa Olympic Stadium. Sa paksang ang dalagang Pilipina, dalaga kahapon at dalaga ngayon, ang madla na nanood dito sa sagupan na ito ang nagluklok kay Jose Corazon de Jesus bilang unang balagtasan, hari ng Balagtasan. At ginawa ito sa pamamagitan ng palakpakan ng mga manonood. So ibig sabihin, meron talagang konkretong, no, ebidensya ng mahalagang papel ng bayang matino at makapangyarihan doon sa pagtatanghal ng Balagtasan. Okay, susunod na aspekto o elemento ng Balagtasan bilandula ay yung espasyo. Saan ba karaniwang idinadaos ang Balagtasan? Noong mga 1920s at 1930s, ang lugar, no, para sa pagdaraos ng Balagtasan ay sa mga malalaking teatro, no, sa Maynila at sa mga pangunahing lunsod at bayan sa mga kalapit na lalawigan. So sa Maynila, nandiyan ang Teatro Zorrilla, no, na makikita natin dito sa imahe na ito, no. Isa itong kilalang at pangunahing teatro noong panahon ng Amerikano. At isa pa na kilalang lugar na pinagdadausan ng Balagtasan ay yung Olympic Stadium, no. At ng mga sumunod na panahon, mga sumunod na taon after 1920s, 1930s, ginawa na rin, at hanggang sa kasalukuyan, no, ginagawa na rin ang Balagtasan sa mga grandstands, no, sa mga plaza at sa mga entablado at auditorium ng ating mga paaralan. Okay, pumunta naman tayo dun sa teksto, no, ng Balagtasan. So karaniwan, ang Balagtasan ay sinusulat ng dalawang mambabalagtas, no? At nakasentro ito sa isang paksa. Yung Balagtasan kasi mayroong tayong data na nagsasabi na ang pinagsimulan talaga nito ay ang duplo, no? Ang duplo. Although kanina binabanggit din ni Sir Rio na meron talaga tayong mahabang at malalim na tradisyon ng poetic joust, no, o yung mga sagutang patula, no. Hindi lang yung duplo, kundi pati nga yung mga dalot, mga arikenken, mga balitaw, no. Mga traditional forms ito sa iba't ibang kultura dito sa Pilipinas na ang katangian nga ay nagsasagutan ang mga makata, no. So nabanggit ko yung duplo kasi sa duplo iba-iba yung paksa na pinagtatalunan. Pero dito sa Balagtasan, isa lamang yung paksa na pinagtatalunan ng mga mambabalagtas, no. At sa pagdevelop ng teksto ng Balagtasan, kinakailangan yung mga mambabalagtas o yung susulat ng Balagtasan ay maglalahad ng katwiran.
Kaya ang tinatawag na ang baligtasan ay isa ring anyo ng pangangatwiran, no? Kasi dito sa baligtasan nga ay kinakailangang magpresenta ka ng mga katwiran. Okay. Saan pwedeng kunin ang katwiran, no? So muli doon sa mga pananaliksik ko doon sa at pagsusuri sa mga teksto ng baligtasan na natipon ko, dito lumilitaw na ito yung karaniwang sources, no, o batis ng katwiran, mga current events, no, o kasalukuyang pangyayari, pwede rin mga historical documents, no, kasaysayan, mga dokumentong legal, filosofiya, siyensya, ang Biblia, no, dahil popular, no, ang nababasahin ng Biblia, pwede rin itong pagkunan ng katwiran. Bukod doon, yung mga karunungang bayan, no, tulad ng mga salawikain, mga kwentong bayan, o kahit yung personal na karanasan. Ibig sabihin, sa totoo lang, kahit ano, no, ay po pwedeng maging batis ng katwiran, basta makakatulong ito doon sa pagpapaliwanag o pagtatanggol ng isang panig nung paksa na pinagtatalunan. So maluwag, no, yung baligtasan sa paraang pwedeng pagkunan ang iba't ibang sanggunian para maipagtanggol ang paksa o isang panig ng paksa. Okay. Balikan ko lang yung ideya na ang baligtasan ay sinusulat, no, ng dalawang mambabaligtas. Kasi meron tayong notion, no, o meron tayong malaganap din yung pananaw, no, na ang baligtasan ay extemporaneous, no. Pero pag titignan natin yung kasaysayan nitong anyo na ito, kahit yung kauna-unahang baligtasan, no, 1924, ito ay nakasulat. Ibig sabihin, scripted ito, no? Pero bakit kaya nagkakaroon tayo ng impresyon na ito ay extemporaneous, no? Kasi kahit na scripted ito, itong baligtasan, meron pa ding, dahil na nasa ano rin ito, tradisyong pabigkas, ibig sabihin binibigkas itong baligtasan, lumilitaw din talaga yung orality nito, no, yung katangian nito bilang bilang tulang pabigkas, no. So to give you an example, yung baligtasang Jose Corazon de Jesus at Florentino Colyantes, no, sa paksang Magdaragat at Magbubukid bandang 1925 to 1926, no, ganito yung nangyari. So meron script na napagkasunduan si De Jesus at si Colyantes. Pero sa isang bahagi ng baligtasan, biglang sumingit si De Jesus, no, ng isang o dalawang taludtod na wala doon sa script, no. Sabi niya, kung hindi lang sa nariritong marilag na diwata, di sin sana ang mukha mo'y inabot ng aking sipa, no. So dahil sa pagsingit na yon ni De Jesus, naghiyawan at nagpalakpakan yung mga tao, lalo na yung mga fans, no, ni Jose Corazon de Jesus. Di habang nagpapalakpakan, nakaisip naman itong si Florentino Colyantes ng isasagot, no, doon sa isiningit na taludod ni De Jesus. At ayon sa account, ito yung naisingit ni Florentino Colyantes. O katakatakat, kahimahimala, may kabayo palang marunong tumula. So ito yung sagot ni Colyantes doon sa panunudyo ni De Jesus. At syempre, may fans din naman si Florentino Colyantes, kaya nagpalakpakan din sila, no? So itong kwento na ito ay nagpapakita na yun nga, kahit na meron nakasulat na script, meron pa rin mga espasyo para talaga sa parang ano, spontaneity, no, ng pagtatanghal. Dahil daw sa insidente na ito, tatlong buwan daw na nagkatampuhan si De Jesus at si Colyantes, no, parang nagkainisan sila.
At napagbati lang sila ng mga kasamang Makata noong marami ng mga imbitasyon sa kanilang dalawa para magbalagtasan. Noong una, tinatanggihan nila kasi ayaw nga nila magsama sa entablado at baka maulit na naman yung ganitong pangyayari. Pero dahil nga sa marami na silang tinatanggihan, napilitan na rin silang magkasundo at nagpatuloy ang kanilang pagbabalagtasan sa iba't iba pang mga paksa. Okay, punta na tayo doon sa konteksto, no? Bakit nga ba nagkaroon ng balagtasan? Ano yung dahilan? Ano yung konteksto? So, ang makikita natin sa mga datos na nalikha ang balagtasan sa isang pulong, no? Sa isang meeting ng isang samahang pang panitikan at pangwika, yung kapulungang balagtas, no? Ang pulong ay naganap noong Marso 28, 1924, no? At si Lope Casantos, iminungkahi niya na magdaos ng makabagong duplo para gunitain ang kaarawan ni Francisco Balagtas, no? Yung birthday ni Balagtas ay April 2. Pero kaya sa naimungkahi nga na magdaos ng duplo. Kaya lang pinansin nila na hindi yata angkop yung duplo kasi para ito sa patay, no? Ito ay larong patula na idinadaos kapag kami lamay sa patay. Kaya ang ginawa nila, nag-isip sila ng paraan kung paano magkakaroon ng bagong anyo, no, na itatanghal. At ang naisip nila ay itong ang balagtasan. Yung salitang balagtasan ay coined lamang, no, parang ipinangalan doon sa kay Balagtas nga. Pansin din natin na 1924 yung petsa ng pagkaka-imbento ng balagtasan, pero yung namatay si Balagtas na 1862. Ibig sabihin, mga 62 years nang yumao si Balagtas, no, nung na-imbento ang balagtasan. Kaya maling-mali din yung impression o yung palagay na si Balagtas yung nag-imbento ng balagtasan, no? Matagal nang patay si Francisco Balagtas nang nagkaroon tayo ng balagtasan, no? Kaya yon. Okay, yung kauna-unahang balagtasan na itinanghal ay noong April 6, no? Pero sa kinabukasan, matapos yung unang pagtatanghal, may lumitaw na parang report, no? O parang komentaryo. Magandang komentaryo naman tungkol sa unang pagtatanghal ng balagtasan, no? So babanggitin ko lang ng mabilis o babasahin ko ng mabilis, no? So lumitaw ito doon sa pahayagang ang watawat. Ang lahat ay nagkakaisa sa palagay na ang ikatlong kapulungang balagtas ay isang tunay na pagwawagi, hindi dahil sa mga balak o kapasyahang pinagtibay sa kapulungan, kundi sa mga kabaguhang ipinasok sa pagdaraos ng lamayan. Masasabing sa pagkakaroon ng mga bagong uri ng pagpaparangal sa ama ng wikang Tagalog ay nagbagong landas sa dati pangkaraniwan ng tinatahak. Hindi na nagkakasya sa mga talumpatian at bigkasan ng tula ang ating mga Makata, ni sa mga paligsahan o timpalak na pangkaraniwan na rin, kundi dumako pa roon ngayon sa pagbuhay sa matandang laro ng ating mga tanyag na duplero. At ito yung mas importanteng bahagi. Ang ganyang mga kabaguhay dili ang hindi makatutulong ng malaki sa pagpapaunlad at pagpapalaganap nalalot lalo ng wika ni Balagtas, at hindi rin naman mapag-aalinlangan ng siyang pagkakasimulan na ng pagkaakit sa piling natin ng mga magpapaking-pakinggan at nagwawala-walaan sa tawag ng sariling lahi at sariling lupa, no? So itong pag-imbento sa balagtasan at pagtatanghal ng balagtasan ay ikinakabit, no, doon sa mas malawak na
layunin ng pagpapalaganap ng wikang Tagalog, no? At bukod doon, sa layunin ng pag-akit, no? O paghikayat na muli doon sa mga Filipino na parang nahuhumaling na sa kulturang banyaga, no? Kaya parang sinasabi dito yung paglinang sa mga traditional na anyo ng ating kultura ay isang matalinong hakbang, no? Parang maakit muli yung mga nahuhumaling sa ibang kultura patungo doon sa sariling kultura. Sa tingin ko ay importante i-highlight ito kasi makikita natin dito sa reception na ito, dito sa commentary na ito, na meron pang mas malalim, no, na parang katwiran na nakikita yung mga Filipino dito sa pag-imbento ng Balagtasan. Lampas pa doon sa paggunita lamang kay Francisco Balagtas. Okay. Uulitin ko lang yung binanggit ni Sir Rio kanina, no, na hindi lang talaga duplo yung nasasangkot dito sa ano kasaysayan ng Balagtasan. Bagaman binabanggit na parang ito yung inspirasyon, no, yung duplo. Pero kagaya ng sinabi ni Sir Rio, mahaba na yung tradisyon natin, hindi lang sa mga Tagalog, no, kundi sa buong bansa. Meron tayong iba't ibang mga forms, no, ng poetic joust, no, yung balitaw, dalot, banggianay, mga siday sa pamalaye, at iba pa. Ay yung okay, yung balitaw nandito na. Hmm? Kaya nga siguro yung isa ring dahilan kung bakit naging malaganap talaga sa buong bansa ang Balagtasan kahit ito ay inagsimula sa pamayanan ng mga Tagalog ay dahil nga sa tradisyon na ito ng tulang sagutan, no? Okay. So nandito tayo sa discussion tungkol sa konteksto, no, kung bakit na linang ang Balagtasan. So makikita natin dito na ang Balagtasan ay isang anyo, no, ng kontra-Amerikanisasyon, no? At doon sa halimbawa ng Balagtasan, makikita natin ang iba't ibang aspekto o levels, no, ng pagiging kontra-Amerikanisasyon ito. Pag sinabi nating Amerikanisasyon, ito yung paglaganap, no, ng kultura at impluwensyang banyaga, no, kultura at impluwensyang Amerikano sa ating lipunan noong panahon na na tayo ay sinakop, no. So ano-ano yung mga levels na yon, no, ng pagiging kontra-Amerikanisasyon na nagmamanifest doon sa Balagtasan? Una, yung paggunita kay Francisco Baltasar, no. Yung kapulungang Balagtas, hindi lamang si Francisco Baltasar yung kanilang ginugunita, no, kapag kaarawan o kaya araw ng kamatayan, kundi yung iba pang mga dakilang manunulat nung panahon na yon, pati yung mga bayani ng lahi, no. So yung pag-alaala nila sa mga dakilang Pilipino na ito ay hindi dahil sa gusto nila lang magdaos ng isang activity, no, kung hindi nandoon yung malalim na kamalayan na gusto nila lang itampok yung mga dakilang Pilipino at maging huwaran ng maraming Pilipino sa pagharap nila doon sa mga mananakop, no. Pangalawa na level ay yung paglinang ng bagong anyo mula sa traditional na anyo. At kaugnay nito, yung pag-ugnay din sa tradisyon ng sagutang patula, no. At pang-apat na level ng pagiging kontra-Amerikanisasyon nito ay yung paggamit at pag-iit, no, sa wikang Tagalog sa produksyon pampanitikan. Alalahanin natin na anong tayo ay sinakop ng mga Amerikano, isa sa naging pangunahing pamamaraan nila ay yung pagpapalaganap ng wikang Banyaga, yung wikang Ingles, no. So para kontrahin yun, iginiit naman ng mga manunulat natin, ng mga makata natin, yung paggamit ng wikang Tagalog sa kanilang pagsulat ng iba't ibang anyo ng panitikan. Okay.
Tapos panglima, siguro isa sa mga direktang manifestation ng pagiging kontra-Americanization ng balagtasan ay yung pagtalakay sa mga isyung politikal at panlipunan. At makikita na natin yon sa ilang mga halimbawa tulad ng balagtasan ng kalayaan, koalisyon, anti-koalisyon, independensya laban sa autonomiya. So ito yung mga paksa na may tuwirang may kinalaman no doon sa pagsakop sa atin ng mga Amerikano. Kanina ko pa nababanggit sa inyo si Florentino Colyantes at Jose Corazon de Jesus kasi sila talaga yung pinaka-popular no na mambabalagtas noong bago magka digmaan. Nandito yung kanilang mga larawan. Nabanggit ko nga kanina si De Jesus, yung unang hari ng balagtasan, at si Florentino Colyantes naman sa isang sagupaan nila na agaw niya yung corona. Kaya siya yung ikalawang hari ng balagtasan. So ilan sa mga napagtalunan nilang paksa ay paro-paro at bubuyog, magdaragat at magbubukid. Yung kanina nasabi ko, dalagang Pilipina noon at ngayon, panulat sandata, koalisyon, anti-koalisyon, at ginto at bakal. No? Okay, punta na tayo dun sa pag-unlad ng balagtasan. Nabanggit rin ni Dr. Malyari na sa Pampanga, meron silang version ng balagtasan, yung Pisotan, no? Ipinangalan doon sa kanilang, sa ama ng panitikang Kapampangan, si Juan Crisostomo Soto. Yung mga Ilocano din, meron din silang Bucanega naman na ipinangalan so, doon sa kanilang manulat na si Pedro Bucanig. Ang pambihira dito, itong balagtasan ay itinanghal din sa iba pang banyagang wika tulad sa Espanyol at Ingles. No? So halimbawa nito itong El Recuerdo y El Olvido na isinalin na sa Filipino ni Dr. Michael Corozza. Ito ang kanyang disertasyon. Siyempre hindi lang pagsasalin kundi meron ding historical at critical introduction at pagpapaliwanag doon sa ano poetika ng kanyang pagsasalin. Parang nabanggit ko na rin ito kanina, yung balagtasan sa print at broadcast media, no? So nagkaroon tayo ng balagtasan sa pahayagan. Sa katunayan, ang kauna-unahang balagtasan talaga ay inilathala sa pahayagan dito sa magazine na Bagong Lipag Kalabaw. So ito yung kanyang pabalat, no? Ito ay isang satirical na lathalain na pinamatnugutan ni Lope Casantos. Kaya makikita niyo sa ano no sa head no nung cover gamot sa magagaliting at sa nalulungkot no. So si Patricio Dionisio sumulat siya ng isang template no o isang modelo. Kung magbabaligtas, more or less ganito ang anyo ng balagtasan. So siya yung naatasan na sumulat ng sample na balagtasan. Kita nyo April 5 yan, tapos April 6 nagbalagtasan na si ano De Jesus at si Colyantes, no? So iba pang example ng balagtasan sa print ay itong ang kahapon ngayon at bukas ni Regalado, Ramos at saka ni Balmaceda. Pansin ninyo na tatlo, no? Kasi sabi ko kanina, dalawa lang. Kaya nga sabi ko, karaniwan, ito itinatanghal ng dalawa lang. Pero ito, dahil pahayagan naman ito, print, no? Hindi yung actual na nagtalo sa entablado. Tatlong sides, no? Tama-tama naman kasi kahapon, ngayon at bukas. So lumabas naman ito sa magazine na Sampaguita. At siguro kaya nangyari ito dahil marami sa mga kata manulat natin ay mga journalist din no at mga editors ng iba't ibang pahayagan kaya madaling-madali na nailipat no ang o nakarating ang balagtasan mula entablado patungo sa mga pahayagan.
Isa pang anyo ng broadcast media ay yung radio nga, no? Noong 1937, may isang kompanyang maka-Filipino, yung kompanya Elizalde, at sinimulan na magdaos ng balagtasan sa radyo, no? So dito na nga nakilala si Florentino Colliantes pa rin, Emilio Mar Antonio, no? Si Domingo Carasig Epifania Alvarez. At tumagal ito noong hanggang 1941 bago magkadigma. Pero mabubuhay uli, mag-resurrect itong balagtasan sa radyo after the war. Okay, tignan naman natin. Tapos na tayo sa unang paksa. Punta na tayo dun sa pangalawang paksa, yung pagtatanghal ng balagtasan, no? So itong bagay na ito, tingin ko ay tatalakayan naman uli ng ating katoto, si Dr. Michael Corosa. So, pahapyaw ko lang itong tatalakayin. So, sa proseso ng pagtatanghal, karaniwan, magkakasundo muna sila sa paksa, tapos isusulat ang script, tapos magmemorya ng script, no? Tapos itatanghal ang balagtasan at pipiliin ang mananalo ng isang lupon ng hurado o kaya ng publiko. Okay? So, ilang tala lang tungkol nga dito sa pagsulat ng script, yung pagiging scripted, no? Kanina medyo napaliwanag ko na rin ng konti na bakit meron tayong pananaw na extemporaneous ang balagtasan. Maaari din kasi na pagkapaulit-ulit ng pinagtatalunan ng ang isang paksa ng parehong pair, no, ng mambabalagtas. Parang siguro kahit mahilingan sila ng biglaan, agad-agad silang nakakapagbalagtasan, no? At totoo naman ito nung unang panahon kasi yung mga balagtasan na nagsimula dito sa Manila, naiimbitahan sila sa mga karatig lalawigan, no? So siguro dahil pare-pareho na rin naman, madalas na itanghal, parang kahit biglaan ay nakakapagbalagtasan nga yung mga mambabalagtas, no? Tapos sa pagsulat ng script, kanina binanggit ko din na halinhinan, no, yung pagsulat. Yung account nga tungkol dun sa pag-develop ng balagtasan ni Jesus at Colliantes. Parang yung isa muna yung magsusulat, kunyari si Jesus. Tapos ipapaalam niya kay Colliantes kung ano yung mga katwiran niya. Sasagutin naman ni Colliantes. Tapos ibabalik naman kay Jesus at ibabalik ulit kay Colliantes. So halinhinan ang pagsulat ng script. Pero ngayon, parang ang madalas na nangyayari, iisa na lang yung sumusulat, no? At parang yung mga mambabalagtas, ang trabaho na lang nila ay i-memorya yung script na sinulat ng isang makata, no? Okay, susunod. Yung daloy ng pagtatalo, so magsisimula muna sa panimula, yung lakandiwa. So ipapakilala, ano yung laman ng kanyang panimula? Yung pagpapakilala sa dalawang mambabalagtas, pagpapakilala sa paksa o layunin, at pagpapakilala rin sa batas na paiiralin doon sa balagtasan. Tapos noon yung unang tinatawag na unang bulasan, no? Ito yung pagbigkas ng unang set ng mga katwiran, no? Nung unang mambabalagtas at ikalawang mambabalagtas. Tapos noon yung serya na ng sagutan. Karaniwan mga tatlo o apat na sets, no, ng katwiran yung ginagamit, no, sa pagdevelop ng balagtasan. At yung kahulihan na ay yung hatol at pagsasara na ng lakandiwa, no. Okay, meron ding isa pang account, no, na nalatala sa The Tribune noong March 21, 1929 sa isang sagupaan nila De Jesus at saka ni Colliantes. So babasahin ko lang na mabilis, no. May kinalaman ito sa gulo, no, at away na ibinunga ng labanan De Jesus at Colliantes. Kalagay dito sa ulat, two brothers, Domingo and Godofredo Arca, were beaten up badly by a mob of 20 admirers, no? Pinagtulungan sila, admirers of Joseng Batute. The source of the fight was last night's balagtasan at the stadium between Batute, Raimundo, and Esguera, isang panig, tapos Gatmaitan, Hernandez, and Carabana on the other. So ito medyo iba yung format, no? Parang group ng mambabalagtas, no? Tatlo-tatlo, no?
Thus, the judges gave a draw decision, but the great majority of the people thought that Batute's team should have won. No? So yung mga fans ni Batute, parang ginigiit na dapat nanalo yung pangkat ni Batute. Tapos, the discussion of the decision was carried on long after the finish of the debate. Tapos na yung balagtasan, pero nagtatalo pa rin yung mga nanood. Tapos, the Arca brothers, admirers of Hernandez, so yung pangkat na hindi pangkat ni ano, De Jesus, no? Yun yung kinampihan nila, Arca brothers. They were telling people that Katmaitan and his companion should have won. For some reason or the other, Batute himself, no? Pati si De Jesus ay napasama na rin dun sa impromptu balagtasan. No? So from the stage, napunta dun sa kalye at para nagtatalo pa rin sila. Thus, during the heat of the debate, one of the Arca brothers took awang at Batute. No? Although Batute was able to duck under the blow, his friends chased the brothers. Tapos yun nga, nahulog no sa kanal yung isa sa Arca brothers, no? So nakakatuwa lang mabasa itong mga ganitong account kasi usually pag pinag-usapan natin yung panitikan wala tayong nalalaman tungkol sa readers dun sa reception, no? Pero ito meron tayong nakitang account, no, tungkol doon sa papaano tinanggap ng mga tao ang mga pagtatanghal ng balagtasan. Nagpapakita ito na talagang napaka-passionate, no, ng mga tao, ng mga Filipino sa pagtangkilik sa balagtasan at sa kanilang mga idolong mambabaligtas, no? Na minsan ay umahantong pa sa pagkapahamak nila. Okay. Dun sa iba't ibang teksto ng Baligtasan na natipon ko mula 1924 to 1941, ito yung natipon kong mga idioms, no, o talinghaga na may kinalaman sa katwiran, no. So, pasadahan ko lang isa-isa itong nasa listahan. Katwirang naliligaw, lihis na katwiran, kung mga twiray pasalu sa lungat, mali-maling pagmamatwid. Matwid ay parang ampaw, mabigat na matwid, matibay na katwiran. Kulang sa matwid, walang matwid, masagana sa katwiran. Kakatuwang katwiran, baligtad na katwiran, malinaw na katwiran. Bulag na katwiran, baluktot na katwiran, linsad na katwiran, lisyang katwiran. Hindi matwid, kundi katusuhan, matinong katwiran, pinanghahawakang katwiran. Okay. Siguro mahirap i-digest sa ngayon, no, itong mga idioms na ito at kung ano yung ipinahihiwatig. Kaya meron lang akong paglalagom dito sa kanang bahagi, no. Kung ito yung mga idioma natin sa katwiran, maaari na ipinahihiwatig nito kung ano yung tinitignan nating katangian ng katwiran, no? Batay nga dito sa mga idioma na ito, no? So mukha batay dito sa unang set na ang katwiran dapat ay may direksyon, no? May pinatutunguhan, no? Importante ito sa balagtasan kasi nga meron kayong nire-resolve or tinatalakay na paksa, no? Dapat yung mga katwiran na babanggitin nyo doon sa balagtasan ay konektado doon sa paksa ninyo, no? At dahil sa merong ilang set, no, ng katwiran kayong ibibigay, mga tatlo o apat na set ng katwiran, sana nagpo-progress, no, hindi inuulit yung nasabi ng katwiran, kundi nagbabanggit ng bawat set ibang katwiran ang binabanggit ninyo, no? Pero dahil ito ay pagtatalo, dapat din bukod sa paglalahad ng sarili niyong katwiran, sinasagot niyo din yung katwiran ng kalaban. Yun siguro yung ibig sabihin ng katwirang naliligaw, no? Siguro katwiran yun na hindi nasasagot o sinasagot yung katwirang inalatag ng kalaban, no? Yung pangalawang set naman, sabi, ang katwiran ay dapat na mabigat at matibay, no? Ang pagkaintindi ko dito, ang pag
papakahulugan ko dito sa mabigat, dapat ang katwiran ay ugnay sa paksa na pinagtatalunan at bago, no, hindi yung palasak na nating naririnig, no? O kaya matibay ang katwiran, ibig sabihin may batayan ito, no? Hindi ito yung gawa-gawa lang. Kanina sabi ko kahit na, no, pwedeng pagkuhanan ng katwiran, no? Pero sana wag naman yung fake news, no? Sana ay rooted ito sa katotohanan, no? Dito sa pangatlo na set, kulang, walang matwid, masagana sa katwiran. So, ang katwiran din na ilalatag ninyo sa balagtasan, sana ay sapat, no? At masagana, no? At pinaka-importante sa tingin ko ay itong huling set ng mga idioma. Yung bulag na katwiran, baloktot na katwiran, lisyang katwiran, hindi matwid kundi katusuhan. No? So yung opposite ng matwid ay katusuhan at matinong katwiran. No? So iuulitin ko yung binanggit ni Sir Rio kanina, yung pag-iral ng bait, no, at lohika sa balagtasan. At siguro yung kultura natin ng katwiran natin, no, hindi lamang ito usapin ng isip, no, usapin din ito ng bait o pagpapairal ng budhi, no. Hindi lamang natin gusto yung kung ano yung tama o mali, kung hindi kung ano din yung mabuti at masama, no. So siguro pagka naglalatag tayo ng katwiran, yun ang dapat nating isipin. Hindi lamang yung bibigay natin mga katwiran ay yun nga yung produkto lamang ng ano, no, ng facts na objective o kung ano man o logical, o mga katwiran na logical, kung hindi ko ano din yung mabuti sa lipunan, sa ating kapwa, no. May naalala ko, mayroong ano, isang quotation na tamang-tama dito sa na-example, si Conchita Carpio Morales, no, sa issue ng Marcos burial. Sabi niya sabi niya, just because you can does not mean you should, no. So yung just because you can does not mean you should, no? So okay, siguro tama ayon sa batas, pero nararapat ba, no, o makatwiran ba? So yun nga, hindi sapat yung tama lang kung hindi dapat nandun din yung pamantayan ng mabuti, no, yung mabuti sa kapwa, mabuti sa lipunan. Ganun yung nakikita kong lumilitaw, no, na konsepto natin o kultura ng katwiran sa kulturang Filipino. Okay, mga uri ng balagtasan ayon sa paksa. Tatlong set yung nakita ko na mga uri ng balagtasan. Yung balagtasan pampolitika, balagtasan tungkol sa mga virtues, no, o mga values, virtud o halagahan, at balagtasan hinggil sa karaniwang bagay. So, mabilis lang, magko-comment lang ako tungkol dun sa tatlong uri, no, ng balagtasan o tatlong categories ng balagtasan batay sa paksa. So, meron tayo yung balagtasan pampolitika. Halimbawa, balagtasan ng kalayaan, koalisyon, anti-koalisyon, kahapon, ngayon at bukas, etc., etc., no. Karaniwan, dito sa mga balagtasan na ito, as expected, ito yung naglulundo ito sa mga tema na ito, no, yung pagigiit ng kagiyat na kasarinlan, pagsisiwalat ng motibo at taktika ng pananakop ng Amerikano, pagtuligsa sa mga baligtaring politikong Filipino, at pagtatampok sa giting ng mga bayani ng lahi, no. So ang context pa rin ito 1924 hanggang 1921, no, kaya ito yung mga temang dumitaw. Expected yan, kaya nga sinabi na balagtas ang pampolitika ito, no? Tatalakayan ito yung mga political issues. Pero tignan natin yung mga balagtasan hinggil sa mga virtues at values, no? Halimbawa, karunungan, kagitingan, pag-ibig at awa, no? Pero kung mapapansin nyo, pag binasa nyo yung nilalaman itong balagtasan na ito,
naglulundo pa rin doon sa issue o tema ng pananakop at paglaya. Halimbawa, nung ipinagtanggol yung karunungan, okay, isa sa mga katwiran na binanggit ay yung paggamit ng panitikan para manaig ang kagitingan, no? Yung giting, no? O ibig sabihin yung pakikipaglaban, no? Nung pinagtanggol naman yung pag-ibig dito sa pag-ibig at awa, okay, mababanggit na katwiran yung mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa paglaya ng bayan, no? So kahit ito yung mga paksa, mga virtud at halagahan, napupunta pa rin yung mga katwiran doon sa pananakop at paglaya, no? Mga political themes pa din, no? At ito yung nakakatuwa, yung mga balagtasan akala mo walang kwenta, no? Halimbawa, palayo kawari, baso tabo, kalesa auto, sabong kabaret, etc. etc. No? Pero again, medyo nakakapanlin lang itong mga pamagat na ito. Kasi pagka binasa mo naman yung tema, no? Pag binasa mo, ito yung lumilitaw na tema. Itinatampok nito yung katutubong kultura, di ba? Kaya nga meron dyan yung ano, tabo, yung palayok, no? Yung sabong. Tapos yung pagpuna sa Amerikanisasyon at pagsusuri pa din ng mga social issues, no? So, yung mga tema na lumilitaw dito sa mga balagtasan na ito na parang alam mo ay ano lang, no, walang kwenta, ay ano pala, makabuluhan pa rin yung mga ginagamit na katwiran, no? Okay, pupunta na ako dun sa pangatlo, sa apat na paksa, yung patuloy na paglinang sa balagtasan. So ito, after ano na to, 1941, after the war na, no? After the war na. So patuloy pa rin ang balagtasan, no? Kala natin ay ano na to, buburahin na rin ng digmaan, pero hindi. So isa sa mga nagpatuloy ng sigla ng balagtasan ay yung radyo, no? So 1950s, yung Elizalde Company kanina na binanggit ay ni-revive nila noong dekada 1950s. Tapos 1960s naman, yung oras ng balagtasan ay sinimulan, no? Tapos itong radyo ng bayan ng DZRB, nagkaroon din sila ng balagtasan ng lahi. Ito medyo matagal-tagal ito, mga 9 years, no, na nabuhay. At ito mas matagal pa, 10 years, no, yung kultura ng bayan na itinaguyod ng CCP. At ito yung pinakamatagal, from 1996 to 2013 ng DZRP radio ng Pilipinas. Actually, dito siya una na inere, pero inere din ito ng dalawa pang estasyon ng radyo. Itong programa na Awit Tula at Balagtasan. Okay. Hindi na natin iisa-isahin kung ano yung mga paksa na tinalakay dito, pero nagbigay lang ako ng example. So, alimbawa, sino ang higit na dapat mahalin, ina, asawa o anak. So, marahil ito, tatlong mambabalagtas din ng naglaban, no? Anong pipiliin mo? Dalagang makaluma, dalagang makabago. Mukhang popular na ano to na paksa ng pagtatalo. Alin ang dapat gamitin, pangaral o pamalo? Ano mas masakit, hagis ng dila o latay ng katawan? Pero nandiyan din yung mga political at social economic issues, no? Halimbawa dito yung dapat pampairalan ng import control sa Pilipinas o ang base militar ng US sa Pilipinas dapat bang manatili o dapat nang alisin, at yung pera ba na galing sa US, no, yung binabayad dun sa rent ng base militar ay yun nga, aid ba to o rent, no, tulong ba ito o upa o renta, no? Tapos nagpatuloy din ito sa mga paaralan. Siguro ito, familiar tayo dito. Tuwing buwan ng wika, nagdadaos pa rin ng balagtasan hanggang kasalukuyan.
Tapos ginamit din ito ng mga kilusan, sectoral groups at ng mga NGOs. Halimbawa, noong pinagtatalunan nga no, kung dapat manatili ang base militar o hindi, noong 1992 ay nagdaos ng isang balagtasan na nakapaloob doon sa programang ng Magalit ang Buwan kay Uncle Sam, no, nagdaos ng isang balagtasan dito, ang Galian sa Arte at Tula. Tapos noong 1995 din, nung kasagsagan ng issue kay Flor Contemplacion, yung OFW na nabitay sa Singapore, ang pinagtalunan ay nagpabayaba ang pamahalaan no, sa mga OFWs. Dahil nga sa pagkabitay kay Flor Contemplacion. Kahit yung mga kilusang underground no ay meron din silang inilathala na isang balagtasan yung manahimik o mag-aklas. Ito ay published no. Tapos nung 1991 nagsagawa si Dr. Nicanor Chongso na isang pananaliksik. Nabanggit ko nga sa inyo na wala masyadong pag-aaral tungkol sa reception no ng panitikan. Pero itong project na ito, ang layunin talaga ay tignan yung bisa no ng balagtasan. Tignan yung bisa ng balagtasan no sa audience. Kasi parang talaga ba na epektibo yan o baka naman sinasabi-sabi lang natin na epektibo yan. So gumawa talaga ng isang sistematikong pananaliksik si Dr. Chongson sa taguyod ng ASEAN Committee on Culture and Information. Kasi itong institution na ito, isa sa mga layunin nila ay i-preserve, no, i-document at pag-aralan yung mga traditional cultures dito sa ASEAN. No? So isa sa mga project nila ay yung pag-aaral tungkol sa mga cultural traditional media. So sa Pilipinas, ang napili nga ay balagtasan. So sila, ang grupo nila, Dr. Chongson, nagdao sila ng balagtasan sa anim no, na bayan sa Bulacan. Ang pinagtalunan ay yung paksang ano ang ugat ng ating kahirapan, sistema ng lipunan o pananaw sa buhay. No? So ang objective ng research nila Dr. Chongson ay sukatin yung bisa ng balagtasan sa aspektong cognitive, kung ano yung natutunan sa balagtasan, affective, kung ano yung emotional response nila sa balagtasan, at behavioral, no? Kung ano yung inaasahang gagawin no ng mga nakinig matapos nilang manood ng balagtasan. So yung method of research ay pre-test at post-test. Ibig sabihin, in-interview muna yung mga select audience lang naman. No? Kung ano yung alam nila tungkol sa paksa, kung ano yung pananaw nila tungkol dun sa paksa, bago silang manood. At saka, in-interview ulit yung ilang piling audience after magbalagtasan. At lumitaw nga na tumaas no, yung kaalaman at kamalayan ng audience sa paksa no, matapos ng balagtasan. So isang patunay ito na epektibo talaga o mabisa talaga na pamamaraan ng pagpapaabot ng mensahe itong balagtasan. Okay, noong 2009 ay nagdaos ng isang pambansang balagtasan no, ang UP Sentro ng Wikang Filipino at ang Department of Education no. Idinaos ito sa UP Theater na mayroon 2000 capacity. Ang sumali dito mga high school students din no. At ito yung mga pinagpilian ng paksa. Dapat ba o hindi dapat magsuot ng uniforme sa paaralan? Dapat ng dagdagan ng isa pang taon sa high school. Tapos sa lumalalawang sitwasyon, pangkapayapaan ng bansa, sino ang dapat sisihin, ang mamamayan o ang pamahalaan. Nung kinilabutan kami nung pinanood namin tong event na ito, kasi sa grand finals, no, nagsimula ito mula sa level ng school, tapos pumunta sa distrito, tapos sa rehiyon, hanggang sa finals na. No. Sa grand finals na ginanap nga dito sa UP Theater, apat na lang yung naglaban-laban. No. Tapos na-recreate talaga, feeling namin, pakiramdam namin, na-recreate talaga yung spirit no, ng balagtasan noong mga 1920s, 1930s. No. Kasi may mga bahagi na habang nagsasagutan yung mga bata, no, high school,
high school students, nagsasagutan sila sa entablado, i-interrupt ng audience yung pagtula ng mga bata kasi nagpapalakpakan sila as in at tumatayo pa yung iba, no? So makikita natin dito talaga yung ano eh, yung impact, no, at saka yung effectivity, no, nitong form na ito, no. Yung mga lahok dito na script, no, dun sa Balagtasan na ito ay nalathala sa isang collection, no, yung pambansang Balagtasan 2008. Tapos ang kaya ko na binanggit ito kasi kasi importante nung antolohiya ng mga Balagtasan text itong template, no, ng pambansang paligsahan sa Balagtasan sa pakikipagtulungan ng kagawaran ng edukasyon. So dun sa appendix nitong libro na ito makikita niyo yung mga DepEd memo, yung proseso ng Balagtasan sa iba't ibang levels mula school hanggang sa national finals, no. Maganda kasi kung sino yung interesado na ano siguro gawin ulit, no, itong pambansang Balagtasan, pwedeng tignan yung template na ito kasi pagka nakipagtulungan doon sa DepEd parang ano eh andaling i-implement, no, kasi talagang susundin yon ng mula sa ano sa school level hanggang pataas, no. Okay, tapos ito syempre yung ginagawa din ng PSEP, no, yung diwang pambansang paligtasan sa Balagtasan, kinakailangan mabanggit dito, no. So ginagawa ito mula 2018 hanggang 2001. At ito yung at syempre nagpapatuloy naman kaya natin ginagawa itong palihan sa Balagtasan. So ito na yung karaniwang naging paksa, no, na tinalakay dito sa pambansang paligsahan na ito, no. Tapos yung ginagawa natin ngayon, itong National Balagtasan Workshop, no? Sa tingin ko makasaysayan ito. Kung hindi man ito yung kauna-unahang workshop on Balagtasan kasi gusto nga nating matiyak, no, na tumaas yung level, no, ng o husay ng mga isasali doon sa diwang pambansang paligsahan sa Balagtasan. Kung hindi man ito yung unang Balagtasan workshop, ito ang natitiyak kong kauna-unahang Balagtasan workshop online, no? Kaya makasaysayan ang paglahok ng lahat sa inyo dito sa palihan na ito. Kanina napakita ko na sa inyo yung larawan ng MTV, no? Ang tawag sa kanila ay MTV si Mike Rosa, Teo Antonio at Vim Nadera, no? Hindi lamang sila dito sa Pilipinas nagtatanghal ng Balagtasan, no? Nakapagtanghal na rin sila sa Singapore, sa San Francisco, sa New York, no? Tapos lahok na rin sa pelikula, no, yung kanilang paglalaban, no, yung mga binanggit dito si pelikulang Barako, Tribu, Paglilitis ni Mang Serapio, no, merong parte doon na nagbabalagtasan ang ating mga kaibigang MTV, no. Tapos sa Hanay ng Kabataan ay meron na ring papasimulang ano ipagpatuloy, no, itong Balagtasan na ito, yung The Makatas, no, na binubuo nila Rene Roy, RR Kagalingan, Dax Kuta, at Ralph Fonte. Sila man ay ano nakapag daos na ng Balagtasan sa ibang bansa kasama ng MTV. At syempre dito sa Pilipinas sa mga special events, sa mga conferences, sa mga book launch, no, ito yata sa Rappler, no, na imbitahan din sila ay pinasisigla nila sa henerasyon nila yung Balagtasan. Okay, malapit na tayo matapos. Tapos gusto ko lang din banggitin, no, para updated tayo sa ating data. Ngayon 2022, sumulat si Michael Carosa na isang Balagtasan, no, na very relevant dun sa halalan, no. Mahusay ba o marangal ang dapat na pinuno, no? So ito ay lalathala sa isang antolohiya ng mga tula
at iba pang likhang sining na pinamatnugutan ni Sir Rio, no? Malapit na lumabas at ilunsad. Okay, huling-huling bahagi na lang ng aking lektura ngayong hapon, yung katuturan ng baligtasan sa panahon ng pandemya at fake news, no? So, lalagumin lang natin yung nangyari doon sa baligtasan mula 1924 hanggang kasalukuyan. So, bakit matatag ang baligtasan hanggang ngayon ay nandyan? Ang tingin ko, isang sagot dito, ay yung kakayahan nitong magbagong anyo, mag-transform, no? Na nagpapatunay na kaya nitong umangkop sa iba't ibang konteksto. Ano yung mga pagbabago na nakita natin sa baligtasan mula doon sa trace, no, o pagtalunton sa kasaysayan nito? Nakita natin na mula Tagalog, nagkaroon ito ng bersyon sa iba pang wika dito sa Pilipinas. Dati Makatang Tagalog lamang yung mga unang nagtanghal, pero nagkaroon na rin ng mga mamabaligtas sa buong bansa, no? At actually pati sa labas ng bansa, no, ng Pilipinas ay nagbabaligtasan din. Tapos mula Entablado, nagkaroon ng baligtasan sa pahayagan at radyo. Sana dumating ang panahon pati sa television ay may magbaligtasan. Tapos mula sa pagpaksa sa mga halagahan at karaniwang bagay, pinagtatalunan din ang mga isyong pampolitika at panlipunan. Tapos mula sa konteksto nito na kontra-Amerikanisasyon, nakita natin na naisangkot ang baligtasan sa pagtalakay at pasusuri ng iba't ibang mga paksa at isyong panlipunan. So makikita natin sa mga halimbawa na ito na ang galing ng ang husay ng baligtasan na umangkop, no, sa iba't ibang panahon, iba't ibang kultura dito sa Pilipinas at iba't ibang sitwasyon, no, na may kinalaman sa ating lipunan. Pangalawa, bakit makatuturan pa rin ang baligtasan? Tingin ko isang magandang halimbawa ito, no, ng matagumpay na pagsalok sa yaman ng tradisyon, no? Sa layuning maghanap ng mabisang paraan para umugnay sa madla, no? Tama talaga yung tema ng buwan ng panitikan, no? Yung muling pagduklas sa karunungang bayan, no? Kaya mahalaga na pinag-aaralan natin ang ating karunungang bayan. Kinakailangan saliksikin pa natin at unawain, no, yung katangian at kabuluhan ng iba't ibang mga traditional forms natin. Kasi pwede natin i-transform yan, no, para mas mabisa tayong makaugnay, no, sa maraming o malaking bahagi ng ating lipunan, no? Kuminsan kasi kung puro ang gagamitin natin yung mga forms na naaral natin sa academe o na impluensya ng ibang bansa, baka hindi tayo magkaunawaan, no? Kaya maganda rin na tuklasin natin kung ano yung meron tayo sa nakarunungan sa ating bayan, sa ating kultura, at yun yung gamitin nating resource, no, pakinabangan natin para higit na magkaintindihan tayo sa mabisang paraan. Tapos pangatlo, bakit makatuturan pa rin ang baligtasan, no, lalo sa panahon ng fake news at pagbaluktot ng kasaysayan, katotohanan, may saysay pa rin lalo na, no, ang mga anyong pangkultura na pwedeng magpatalas ng katwiran ng bayan. Gusto ko lang idiin ulit yung formulasyon natin kung ano ang katwiran. Hindi lamang ito yung kung ano yung tama, kundi kung ano din yung mabuti, no? Hindi lamang ito pagpapairal ng isip, pagpapairal din ito ng kalooban, ng bait, ng budhi, no? Kaya sa halalan na ito, na hindi lamang mahalaga sa atin, kung hindi sa
susunod na henerasyon, henerasyon ng anak natin at henerasyon na magiging apo natin at susunod pa, importanteng gamitin natin ang ating katwiran. Gamitin natin ang ating isip, gamitin natin ang ating bait, ang ating budhi, ang ating kalooban sa pagsusuri ng mga impormasyon, no, na ibinabahagi at pinapakalat, no? At gamitin natin ang ito sa pagsusuri din ng kung ano yung makakabuti sa ating bayan. So yun lamang po at maraming salamat po.